Aku yang mau provokasi. Dan nanti kena cakit. Tsaka yung fight niya kahit naka ganyan, yung dulo niya pababa. Never say never. Congrats, bro. Pati yung tunog ng tambucho sumusunod sa pitik. Lakas. Boom, boom, boom. What's up, guys? Welcome back sa channel natin. Nandito na si Alfred Watermax. Pakita mo yung sakinya. Nandito sa loob yung motor niya. Bagong gupit. Morning, bro. Uy. Dami niyang cameraman. Camera 1, cameraman 2. Ako na magbubukas. Tadaan. Nagtanong ako ng pangalan para sa Multistrada natin na B4. Nag-comment to. Nag-offer siya 20k para sa pangalan. Ang ipapangalan natin sa kanya is Watermax. Yes. Pangit naman pagka Alfred kasi siya yun eh. Ako yun eh. Yung Watermax branding yun. Okay. Sir, pababa na po namin, sir. Hindi, ako na magbaba. Dahil itong uniform ito ay official Multistrada owner lang ang pwedeng magkaroon. Ay, multi. Oo, wow. So hindi to exclusive na ibenta sa market. Yun, sakto pala yung medium, oh. Oh, sakto. American size ka pala, bro. So, may lahi ako. Di, marami kaming sasalo dito. Akala ko mahuhunog talaga. So ayun guys, kumana si bro Alfred sa ating challenge. Dapat maganda kabit nito. Bro, kapag ka nag-fade yung sticker mo, siyempre panibagong kontrata na naman nun. So, oo, tama. 5,000 na naman nun. So dapat matibay yung sticker mo. Palapak! Yay! It's now official. Ayan, nakabit na natin. Hindi makapagpalakpak eh. May camera eh. Dahil naikabitan natin, magbabayad na ako. Bro, ito na. Yay! Dahil kumasaka sa aking challenge. Napasubo! Ganyan mo kamay mo. Ayan. Oh, isa! One, two! Sigaw ka! Three! Four! Five! 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, 19,000, 20,000, 21,000, 22,000, 23,000, 24,000, 25,000, 26,000, 27,000, 28,000, 29,000, 30,000, 31,000, 32,000, 33,000, 34,000, 35,000, 36,000, 37,000, 38,000, 39,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 100,000, 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
buraot? Bruh. Ano to nga ba? Hindi, kusang na siya yan eh. Kusang siya alis. Oh, hindi mo naman hiningi yan eh. Sabagi. Walang pambubola yun ha? Ah, dahil naka... Pangatlo na, no? Pangatlo na. 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000. Eh, dito, lagyan mo na. Hey! Oh, ano? Isa ba? Siyempre, isa ba? Laban. Pantay na pantay yan, bro. Right. Okay, pagbabayad na naman tayo. Okay, right. Pang finale. To complete the 20,000 pesos, guys. Ito na. Okay. 60,000, 70,000, 80,000, 90,000. Talagang may ibo siya, no? Ba't kaya ganon? Evolution. Oo, siguro. Wala bang Gile? Wala eh. Dapat nakalagay for Gile. Eh, sure Gile na. Yan, yeah, sarap naman ng ganito. Yan, ha?
Sama natin si Alfred. Hindi na Alfred Watermax ang pangalan niya, kundi Alfred na lang kasi nasa akin na yung Watermax eh. Medyo umaambun na pagdating namin dito sa Balintawak Tsoge. Siguro dahil wala masyadong bakal ang ang Ducati, kaya nahihirapan siyang marit pagdating sa RFID, no? Sobrang relax na ang motor na to. Inaantok ako. Bawat piga ko, diba? Ala, taba sa camera. Ganyan siya kapwersa eh, no? Napaka-responsive niya. Wala kang mararamdaman na delay eh. Oh, oh. Pag pinipitik-pitik mo, pati yung tunog ng tambucho, sumusunod sa pitik. So, sa base model ng Multistrada B4, wala talaga silang cruise control, although meron silang pindutan dito like ngayon, ayan o. I don't know kung pwede palagyan kasi nandito na yung button eh, di ba? So ako naman, dahil walang cruise control, itong motor, naglagay ako ng manual cruise control. Ito. Medyo delikado lang to para sa mga beginner na maglalagay ng ganito, kasi pagka malulubak ka daw, eh may to-throttle mo siya, no? Sa akin naman, kung ganun ang nangyayari, ito, ibaba mo to, huwag mo iaangat para kahit ipatong mo yung kamay mo, hindi mato-throttle yung ito, itong hawak mo. Ito, magagamit mo to pagka malayo ang biyahe, nakapatong lang yung kamay mo, oh. Diba? Patong mo lang ganyan, oh. Eh di gumagas siya kahit hindi mo sakmal yung yung throttle. Kahit di mo hawak na ganyan, kasi ako nagkaroon na ako ng kalyo. Woo-wee! Kahit papaano nagkaroon ng tunog yung motor ko dahil sa Acra. Feeling proud ka pa dahil legit yung ating tambucho. Diyos ko po, sa presyo pa lang niya, no? Nakakalula. Angas, diba? Design talaga siya para sa kanya, guys. At saka yung pipe niya, kahit nakaganyan, yung dulo niya, pababa, paganyan. So, hindi tatamaan yung signal light natin kasi masusunog to eh. Like itong plate number ko, lumukot dahil sa tambucho niya dati. Basta sa traffic, huwag kang mag-overtake sa akin. Basta lagi ka lang sa likod para hindi tayo magsagian. Open ko yung visor ko at mainit na walang pumapasok na hangin sa helmet ko gawa ng may windshield ako. Tapos sa Multistrada, maganda yung kanyang turning angle. Kumbaga, maisasagad mo ng ganyan, parang madap 45 degrees. So, pagdating sa singitan, no, tayo mahirapan. Wala siyang steering damper, pero okay lang dahil hindi naman siya magta-tongue-slap gawa ng malapad yung manibela, eh, no? Kayang kontrolin ng kamay, di ba? Diba? Yung ganong singitan, yakang-yakan niya, no? Hindi lumalaban yung motor sa katawan ko. Gawa ng magaan. Pero ilang araw na rin ako naka-Multistrada, guys, ha? Gamitin din natin yung Z1 and Z2. Na ano lang eh, syempre pagbago, diba? Lagi mo siyang ginagamit hanggang sa pagsawaan mo. Tapos ibang bike naman, diba? And then nagkataon lang na syempre naka-Ducati rin si Alfred, so dapat Ducati rin para bagay, di ba? Eto guys, nalulubak naman ako pero wala naman epekto sa throttle. Siguro dahil nakababa yung aking manual cruise control. Kaya kahit nalulubak, oh, parang ganyan lang yan eh, oo. Oh, oh. Diba, ganyan-ganyan ka, diba? Grabe, ang press ko naman dito. Pero bago naging ganito ito, dilubyo dito. Siyempre, di ba? Sinara nila to sigurado. Ito yung daanan sa Maynila na sobrang sikip na, pero may bike lane. Kaya, yun, medyo delikado lang para sa mga nagbabike itong lugar na to. Ayun, no? Pero kulay green siya, eh, no? Siguro dahil mayroong mga establishment dyan, no? Tignan nyo naman, oh, sakop na ng isang jeep, oh. Sakop na ng van, oh. Bro, naka
Ducati tayo, nandito tayo sa Triumph. Okay lang yun. Parang baktutan ko ah. Yan ang Justin Bieber. Never say never. Never say never. Hey guys, nandito tayo sa display area ng Vespa. Ito yung kinuha ni Alfred. So, ito yung pangalan ng Justin Bieber na pakita ko guys. Tapos puti yung mga mags niya guys. Pati yung gulong niya puti, tingnan. Cash mo bibilin? Yes, yes bro. Magkano naman yun? Andito yung presyo bro. 368,000 pesos. Ano ba yung special sa motor na to bro? Bukod limited sa... to bro. Ah, so ito lang yung merong ganito? Oo, ito limitado lang. Limitado lang? Inintay mo pa to? Oo, oh, tagal ko inintay to. Inabot to almost 8 months. Okay, na-activate na? Activate. Sige nga, tingnan mo. You know? Ganyan ba lahat ng Vespa? Parang hindi naman ganyan. Oo! Oh, tingnan mo! Oo, oh, hindi naman ganyan. Analog. Oh. Kung meron yan, yung sprint, tsaka ito. So mas mahal nga yan. Oo, kasi limited din. Oo. Sakay ka nga ba? Sakay na yan, di ba? Unang sakay! Uy. Alam nyo ba kung ilan na yung Vespa nila? Nabilang mo. Dami na yung Vespa dun. Puro mga limited edition pa. Hindi lang sila mahilig sa motocross, pati sa mga scooter. Eh si Alfred na nabarkada natin. Kaya na big bike siya. Yeah, congrats bro. Parang big bike yung nirelease oh. Ayos yung graphics ng Vespa eh. Na may paapoy-apoy pa oh. Yun oh. Sasakay na siya sa van. Bro, para kami dalang ice cream ah. Hindi siya mukhang pang ride bro. Ayun pala, pandarin mo na. Ayun. Oh, sige, sasakay na. Tara bro, sakay na natin bro. Sasakay na yung ice cream. Ingat kayo pag-uwi ha. Mukhang bitin ha. Buhatin na lang. 1, 2, 3. Sige. Yan. Sige, sige. Buelo, buelo. Ayun oh. So sila, uwi na sila pagkasinan na. Yes. Okay, so tayo ha. May pupuntaan pa tayo bro. May date pa tayo bro. Night out ng mga MTS rider. Okay, so binaba ko na yung ilaw. Bumaba naman. Dito sa Metro Manila, kahit gabi, no, mukhang okay mag-vlog kasi maraming ilaw sa nadadaanan natin. Bukod sa may ilaw yung mga poste, may siyempre may ilaw yung mga sasakyan, nadadama yung daan. So kaya lumalawak yung nakikita natin kahit madilim. Tapos marami pang establishment. So pwedeng mag-vlog ng gabi. Nako, nako, nako. Nasaan na kaya si Alfreda? Pulong-pulong yung Google Map. Ano? 10 minutes away na lang daw. Ba't naiipit sa traffic si bro Alfred? Yung mga rider dito, napag-aalatang sanay na sila dito kasi ang chill lang nila kahit traffic. Ano? Hindi sila yung tipong nag-uunahan. Kapag alam mong papasok na siya, pagbibigyan, ganon. Hindi sila nagigit-gitan dito yung parang ang haba ng oras na available nila. Pero totoo si Lacha, nagmamadali. Pagawa ng wala na rin silang magagawa dahil sobrang traffic na talaga. Mauna ka, mahuli ka, ganun din. Pagdating sa dulo, traffic pa rin. Kaya ganyan siguro, ano? Kung sa probinsya namin, talagang kahit motor, nagigit-gitan eh. No? Minsan, nag-uunahan talaga eh. At dahil alam nila, pagdating sa dulo, okay naman eh. Pero dito, bigayan talaga, no? Tsaka, para magkakapatid yung mga rider dito, gawa ng... like yung Grab Rider, Lalo Move, Tok Tok, at yung mga iba pang motorcycle courier. Pag nakita nila na, alam mo, kabaro nila na Grab Rider din, nagbibigayan pa rin ano. Siguro sa araw-araw na lang ng ginawa nila, sa araw-araw na lang ng trabaho nila, naintindihan na nila yung ganyan. Ah, ito na yung kanto. Walaan ko, nauna ako kay Alfred, or sobrang lupit ni Alfred, nauna siya sa akin. Nakakalain mo, nauna si Alfred. Dito pala. Oh, yan. Oh, yung pupuntahan natin, pangalan is Grease Heads. Hi guys, nandito na kami sa Grease Heads Garage. So, ang reason kung bakit maglalagay ng crash guard si Brother Alfred is... Hindi para mabuwal ang motor. Hindi para maging ready para mabuwal. Yan. Kundi para makapaglagay ng auxiliary light. Hindi headlight. Ano ka ba? Auxiliary lights. Ayan. So, as you can see, idedemo ko sa inyo kung bakit siya magpapa-install ng auxiliary lights. No, hindi sa pangit ang headlight ng Multistrada. Gusto lang namin na mas lumiwanag pa. Oh, gusto namin maging umaga ang gabi. So, papakita ko sa inyo. Okay. Ito yung low ni Brother Alfred. Ganyan siya. Then, papakita ko sa inyo yung in-install naming ilaw from Grease Heads Garage. Ayan. So, ito yung ilaw ko, guys. Yan. Grabe naman yan. Ganyan kaliwanag yung sa akin. Di ba? Kita mo yung difference. Ito yung kay Alfred. Ito yung sa akin.
Nicole. Diba? Hi mo. Hi mo, bro. Hi. Ay, hi na ba yun? Hi ay, na yun. Sorry, hi na ba yan? Oh, hi na yun. Pati hi ko. Ooh. Kanyang kalupit ang bombilya or red light na in-install sa ating headlight ng Multistrada. At mamaya makita natin yung result at yung itsura nung motor ni Brother Alfred pag nailagay na yung crash guard niya. Mukhang malungkot ka, bro. Parang ano lang, parang respeto lang na may ilaw ako para makita lang. Hindi pa ako makakita ako. Pero may cornering lights yan, bro. Oo, syempre. Meron yan. Pag tinagili ko yan. Yun ang wala sa akin. Ang baga sensor yan. Oo, ang magko-corner na lang yung ulo ko. Babangking yung ulo ko. Oo, ganito ka na lang. So, ayan, nilalagay na yung crash guard, guys. Tignan natin mamaya yung result. Yan yung design, no? Ayan yung design niya. O, yan yung kulay. Pero bagay ito sa may crash guard na yung ano, mas bagay dun sa Araro, no? Pasalpak, pwede ba natin isalpak para makita niya? Kasi ang lambot pag yun yung stock eh. Oo, try lang. Try na bibilin. Try na dyan na yan. Try na dyan na yan. Naka-crash guard, bro eh. Kailangan may bagay siya sa ano. Uy, oo nga, no? Ducati performance yan, bro. Bro, meron siyang inanda. Luto ni, ano niya, mami daw. Thank ito. You, mami. Anong pangalan ng pagkain na to? Chicken biryani. Chicken biryani. Ito, chicken biryani. Kasi si Sir, may lahing yun dyan. Tapos, biryani. Ano to? Basmati rice. Basmati rice, guys. So, tapos, best meal. Basmati Jollibee. Basmati Jollibee. Rice meal. Yan. Yan, yan, yan. Sarap tumambay dito. So, ito yung kinuha kong ARB touring seat. Nag-order tayo sa kanya. Mura lang yung binibigay. So, pag kami tambay, ito yung pinaka-the-best na upuan. Sarap umupo dito. Grabe. Yan. Para kang nakasopa. O, yan. Ilalagay na yung ilaw naman kay Brother Alfred at yung sa akin. Dito. Tignan natin yung result mamaya. Ang malakas na yung headlight ko. Malakas pa yung auxiliary lights ko. Wow! Diba? Time check tayo. It's 12:51 AM. Parang yung nangyari lang dati. So ganito rin yung nangyari dati nung in-install nila yung headlight and pipe natin tsaka radiator guard. So si Alfred nga pala yung motor niya tapos na, guys. Tapos na. At ang ganda ng ilaw niya, guys. Tignan nyo naman, oh. Kung ba, uy, lakas. Yung sa akin naman ngayon, guys, is ilaw naman. Lalagyan na ng ilaw sa tuka. At yun lang. Tapos may spool na yung motor ko, guys. So, kaya naka-center stand na siya sa likod. Naka-paddock stand na siya, di ba? May spool na ako, branded. Ibotech Performance yung brand. Check natin yung ilaw. Uy, boom. Uy, lakas. Boom, boom, boom. Okay, jumper. Nakakabahan ako ah. Yun, umandar na. Okay. So, paandarin ko na. Ayan, habang nagpe-preheat. Release clutch lang. Naliligaw kami, hindi namin alam paano lumabas dito. Dun yata eh. Dun. Tara, dun. Ah, ito, naalala ko to, yung bumbero. Ah, dito nga. Mali-mali, tinuturo ni Google Map. Ah, ito na, ang labasan. Lakas ng ilaw, no? So, yan guys, sa next vlog, ipapakita ko sa inyo yung mga pinaglalagay namin ngayon, mga maliliit na bagay. At iuwi ko muna itong upuan. Itong director's chair na ARB. Pang tambike. So hanggang dito na lang po muna. At 4:59 AM na po. Diyos ko po. Umaga na kami makakadating sa bahay. Lalong-lalo na si Alfred, no? So maraming salamat, guys. See you next vlog. Speed for Speed.